Kailan niyo pa siya ginawa? Before the lockdown ba or kahit of the pandemic? Kailan niyo pa siya ginawa? Last week of May hanggang first week of June. Okay. Recent nila po. At itong ano lang, itong year lang siya ginawa? Apo. Okay. And then, okay, napanood ko sa video mo dati, ano, sa vlog mo dati na. Ang tagal mo hindi nakita yung mga anak mo, yung mga kids mo. Oo. Pero yun yes, Bobby, medyo nakakatuwa nga yung mga posting lately. Pero, yan, tignan lang natin sa posting. Oo. Kasi, pag sinabi ni Andrew yan, masututok sa iba. Sasagutin na ni Aljuria. So medyo hintayin natin ng konti. Let's go to Nelisa ulit. Yan. So, yan. Minus isang ano lang po, isang sisig. Oo, makakatipid si Aljur. So, 9 na lang na mapapadala niya ng sisig. Okay? So, punta tayo kay Junardo. Yan. Si Junardo hindi makapasok eh. Oo eh. Na lang question ako. Si Bobby. Tignan na po. Oh yes, tanong ko lang si Alki. Kumusta naman si Cindy na kapareha? Ayan, walang game game na. Kumusta si Cindy pinayasang kapareha? She's very professional. Hindi siya buwibitaw sa character niya kahit off cam. And, yung Risa kasi ito yung mapapansin niyo sa lahat ng sinasabi namin. Kami yung supportive pinaka masayang set. Pag sinabi ko sa Risa, naging ka-close ko talaga. Tapos si Cindy, nagkaroon na ng konting inhibition sa mga daring scenes kasi babae pa rin yun. And, pero as bilang isang actor, pinag-usapan namin kung saan, ganito, tas... Walang ilangan, Arjun, sa inyong facing scene and love scene? Oo. Ano po yun? Wala daw ilangan? Oo, mahina po ba? Mahina? Hello? Oh, mahina. Wala ba eh? Oo. Medyo mahina. Wala pa. Ayan. Ano? Wala pa kailangan? Ano ba kailangan? Talikan sa bensin. Paano ka-mute ka, Aljur? Siyempre, sex move ito, no? Oo. Ang nangyari po kasi... Ito lang boses. Sa mga eksena po kasi kadalasan, kinaarte po ni Direk Lau, tsaka ni Direk Carla. Pero pagdating sa mga love scenes, hinahayaan namin. Glass ang audio? Meron, wala ba? Hindi, meron siya. Narinig ko. Nakakatuwa kasi pag may mga eksena, inaarte po nila Direk Lau, tsaka ni Direk Carla, yung mga ibang eksena. Pero pagdating sa love scene, sasabihin lang nila sa amin, tapos bahala na kami. So, we nag-take time kami, bawat eksena, dahil kami yung mag-aalos. Parang sabi, bahala na kayo kung paano nyo maramdaman. At alam nyo naman yung tahin ng story. Ha? Pero ako, sabi ko, she's very professional. She's magaling na actress po. At na-inspire ako sa kanya kasi mas na-inspire ako mag-stick sa character ko kasi she's always in character. Oh. So, Aljo, if ever daw ba na si Junardo yung magdedirect, gusto niya munang i-try yung eksena ng sexy scene. Tend na yung leading lady siya muna tsaka ikaw, papaya ka ro ba? O, yun ang gusto niya itanong. Inano niya sa akin, minessage niya, pinorward niya sa akin ng private. Normal. Basta ano. Basta yung character din siya. Ah, okay.
ako, parang kamukha mo si Cindy Miranda, di ba? Pero eto, syempre, ang editor ko sa Abang, yes, Don Bosco. Alam mo, inaarang mo agad si Bobby. Grabe, tatanong lang naman ni Bobby kung gaano katagal nag-shooting at saang location, di ba? Yun naman yung gusto niyang malaman. But anyway, Alger, question ko, anong pakiramdam na sa situation mo, ay sa, hindi ko masabing age kasi bata ka pa eh. Parang, andyan talaga yung mga nagpapantasya sa'yo. Especially na nag-try kang maging sexy, ay gumawa ng sexy movie. Anong pakiramdam na napakalakas pa rin ang appeal mo, especially dyan kila Junardo, yung mga gays and kababaihan? Uy, sandali muna, Don. Wala yung tinigil yung Junardo, ha? Sinabi mo, patulad di Junardo, hindi siya gay. Ay, hindi ba siya? Sige, ano ko rin. Iba yung question. Hindi, Andrew, anong pakiramdam na hanggang ngayon, wala ka sa spectacle mo sa mga babae at bading, and may effort ba talaga yan na parang pagandahin pa lalo ang katawan mo, ano usually ginagawa mo para ma-maintain yung kasexyan na yan? Well, ako kasi ano eh, more on, actually hindi ko lang kung paano magre-react directly to sa tinanong mo. Ako kasi, it's more on pinakamagandang healthy lifestyle talaga. Eating right, sleeping right. Tapos, when it comes to that, yung sinabi mo, I'm flattered. Yung hindi ko alam kasi, hindi ko naman siya talaga sinasadya. Pinag-practice para maging ganon. Tatay na rin kasi ako. Thank you na sinabi mo na bata pa ako. But ako kasi tatay na talaga. More focus on passionate talaga sa pagiging ama. I always make the most out of it pagkasama ko yung mga bata. Pero ano pa yung mga next na pwede mo pang gawin na mabibiglakan? Kasi ito parang hindi ko ito ina-expect na gagawin mo eh. Parang before pa marami nang nagko-convince sa'yo na ganito, ganyan. Pero sa trailer kasi naloka ako doon. May isang scene doon na parang ano, pwede naman sabihin, di ba, na parang talagang kinain mo yung kabuuan ni Nerissa. O ito parang ko yun, siyempre. Trailer pa lang. Oo, trailer pa lang yun. Hindi ka ba nagsisecond thought na gawin yung mga ganun? No eh. Sabi ko nga kanina, yung pagdating sa love scenes doon sa Nerissa, hindi kami direct. Ay, dinirect kami, pero sinabi, bahala na kayo. So, yung mga nakita nyo kasi, I think, may mga nagawa na akong ganun before sa TV. Pero I think kaya siya naging ganun ka-effective. Sa tao kasi, in character. Kung papansin mo yung pinoportray ko si Obet, he's very passionate. And he's very possessive kay Nerissa. Kaya lumabas ito. And sa mga gagawin pa, sana marami. Ako, marami pa. Marami pa akong pwedeng gawin. At sana magulat pa kayo. Willing ka naman mag-explore. Oh gosh! Well, willing ka naman mag-explore pa ng mga iba't-ibang character or roles or... Naman, ako, na-enjoy ko talaga yun. Itong Nerissa na ito, na-enjoy ko ito kasi bago siya sa akin. Bagong ginampan ang lahat bago. So, yeah. Masaya ako pag gumagawa ako ng mga ba. Ayan. Okay, good luck, Aldo. Ang ganda ng trailer niyo. Parang for sure, panonoorin talaga ito ng mga tao. Okay, Jules, salamat. Wala yung trailer na. Anong tawag nito? Pero alam mo, Aldo, parang nanghina ang marami sa mga kasama sa Zoom na to. Okay, sa sinabi mo, no? Oo. Parang naloka rin si Leo. Parang gusto nang tanggapin lahat ni Leo, lahat ng offer. Oo. Kailangan hindi na tatanggi pag tinanggap niya. Oo. Dahil sa ikaw na nagsabi, di ba? Pero eto, ibabalik lang natin ulit kay Bobby. Yan. Ibabalik natin kay Bobby kasi naputol siya kanina. Bobby! Yan. Ay, hello again. Yan. Masabi mo rin kanina na ang dami mo ng role na ginawa. Ano pa ba ang mga dream role mo? Pangarap mong gawin na role? Alam ko, dami ko.
Romance, comedy, nandiyan po, action, anything goes. Basta ako kasi ano eh, pag nabasa ko po yung script at naramdaman ko na I think it comes with ano eh, maturity. Ito yung mga ginagawa ko kasi ngayon, hindi ko pa naisip na gawin noon. So, depends sa perception mo, sa understanding mo. So, sa ngayon, yeah, yung mga pangarap ko pang ganyan, comedy, romance, action. So far, those are the top of me. Last question. Dream na artista mo makasama. Pinapangarap mo makasama artista sa pelikula. Local po o ano? Kahit sino, local siguro. Oo, si ano, Iko Uwais. Mm-hmm. Iko Uwais. Indonesian. Sorry. I'm having a meeting. Sino ba? Sorry? Sino artista ang pangarap mo makasama sa pelikula? Si Iko Uwais. Ay, Iko Uwais. Siya lang, okay. Siya lang, lang iba. Oo eh. Okay. Thank you. Salamat.